menu ko for today is ground beef with pork and beans. I don't know kung na-try nyo na to, pero subukan nyo. Masarap. Ito yung isa sa pinakamadaling recipe. Para rin nagluto ka ng spaghetti. Pero ito kasi, walang pasta. So, you match this with rice. So, I'll start na. So, unahin natin ang brown natin itong ginigan. Siguro mga ano to, isang kilong ginigan. Ibrown natin yan. So, yan. Nagigin na natin. May konting mantika na dyan to. Pero kasi, diba pagka nagluluto tayo, una nagigisa tayo ng bawang at bawang at onions. I mean, traditionally, if we're using yung natural na bawang at sibuyas, so syempre pagka inuna mo yun, masusunog siya bago mo pa ilagay itong meat. So, pero in my case kasi, gamit ko bawang. Like ito, garlic powder. Onion powder din. Okay. So, kaya binabrown ko muna itong meat ko. Tapos ako siya bubuturan yan. So, yan. Nagay ko on medium heat. So, ngayon, kwentuhan muna tayo. Sa akin muna kayo kumunin. So, pagkwentuhan natin yung situation dyan kung saan kayo nandun ngayon. Diba? Kasi halos lahat. Marami tayong, marami sa akin nasa abroad. Okay, yung iba naman nasa Pilipinas. So, kumusta dyan sa lugar mo? Ano ba? Ano sa yung sitwasyon? Magulo ba? Okay. Kumusta yung mga tao? Paano sila nagre-reactate sa COVID virus na to? And kayo, anong ginagawa nyo? Paano kayo nakakapopap dito sa nakaraming what you call that? Ang daming rules like social distancing, pagpupunta ka sa supermarket, kailangan may 6 feet distance ka from the other. So, ano, kumusta naman dyan? It takes 2 hours daw para makapasok ka tsaka makalabas ka doon. Kumusta dyan sa lugar mo? Kung saan mong bansa kayo doon? Ganun din ba? Anong ginagawa ng gobyerno kung saan kayo nandun para, you know, yung COVID virus nila. So, ayan, medyo nagpo-brown na to. Tagayin nyo lang sa medium heat. Kasi para huwag naman masunog o dahil. Kasi, unless talaga nagmamadali na kayo sa pagluto, ay yung high heat nyo na. Pero, ako may time pa naman kasi pag 12 o'clock pa lang dito, yung si Jane, papasok kasi yan, naalis siya ng bahay ng mga 2 o'clock. So, may time pa naman ako. Kaya lang, meron akong lesson ng 1-on-1. Kasi nagtutunggo ako ng English at saka Tagalog sa mga non-native speaker. So, yung lesson ako ng ano, kaya nag-lesson ako ng 1-on-1. Kaya nag-inuntay na ako para yung tali na lang yung lulutunan ko. So, ayan, brown na siya. So, ngayon, ilalagay ko na yung, siguro lalagyan ko pa ng mga 1 teaspoon na garlic powder. A 1 teaspoon na onion powder. Ibubudbud ko na. I-eyeball ko lang kasi alam ko naman kung gano'ng katabi ko. Pero kung gusto ko, may particular pa sa sukat, ay 1 teaspoon. 1 teaspoon of onion powder. Ayan. Kung gusto mo ng malasa yung onion, ay didagdagan mo pa. Hindi ako ng maraming onions. Depende sa taste mo yan. Pero ako, tama na sa akin yung 1 teaspoon each ng powder. So, siguro, kung magamit ka naman talagang sibuyas at saka sibuyas at garlic, o 2 pieces of garlic at saka isang maliit na onion, okay na. Tapos, ayan, nalagay ko na yung powder, onion powder, garlic powder, tapos magugulan ko na rin siya ng pepper. Ito, hindi masyado kasi pag naparam ito, maanghang, ayaw ni Gali, yung bunso ko ng maanghang. Saka natapit. Galing ng panlasa niya, nilalasahan niya yung pag
pepperish, masyadong naparami yung pepper. Lalagyan ko rin siya ng salt. Okay. Salt, iodized salt, ginagamit ko. Kasi yung brown na. So, hindi ko siya tutustakin. Kasi, hindi magandang dry na dry yung meat. Kasi ang beef, madali namang maluto ang beef. Lalo na kung ground yan. So, dahil okay na to, lalagay ko na yung pork and beans ko. So, gusto kong ginagamit. Eh, kasi kung nasan kayo, meron kayo nung barbecue beans. Ito, sa akin, original Bush's Best. So, ito ginagamit ko kasi gusto ko yung tamis niya. So, isang lata lang nito sa isang kilo. Ngayon, kung ate ka sa beans, katulad namin nung bata kami, gusto namin maraming beans kaysa dun sa beef. Okay, lagyan mo ng mga limang latang namingan. Beans, diba? Kasi sa'yo yun. Okay, so, ayan. So, pag nakita mo, medyo tuyo. So, lalagyan ko yan ng mga half a cup of water tsaka toyo. So, lagyan ko siya ng mga dapat half a cup of toyo. Tapos, tubig, dito ko half a cup of water lang. Para naman medyo saucy yung ano. Medyo may sauce yung ating at hindi siya to yung ito. Ayan, ganyan lang siya. Tapos yan, titikman mo or yung tamis. Lasa ko yung beef. Kasi ayoko nang masyadong matamis. Ayoko rin nang masyadong maalat. So, hindi nang maganda yun. Pero kulang pa siya sa alat. Lalagdag ako ng konti salt. Tapos, lalagdag ako rin ng konti sugar. Lalagyan ko ng mga 1 tablespoon of sugar. Huwag marami. 1 tablespoon. Tapos, konting halo. Hayaan mo siya mag-simmer hanggang sa parang spaghetti. The longer you simmer it, the better para kumagat na yung lasa nito sa tapos, ang dinadagdag ko dito pala. Ayan. Alam ko na dinadagdag ko dito kasi ko nilalagay kasi gusto rin yung dami. Eggs. Eggs. So, ang gagawin ko, magpo-boil ako ng eggs. Paano ba kayo mag-boil ng eggs? Kasi ako, pinapaboy ko na yung water. Tapos yun, boil mo yung water, ilalagay ko yung, itadrop ko yung eggs. Nakakat ko yung egg in halves para mas attractive tignan pagka isa-serve ko. Anyway, balik tayo sa kwentuhan kanina. How are people react? Ano yan? What is this? Chicharon. Oh, okay. Good. Nice. My husband bought some chicharon. Okay, got you. Okay. Balita ko dito sa UAE, balita ko dyan eh, ano na napakagaling ng government, ano. Pero, huwag na natin i-compare kasi yung mga ano. Parang hindi magandang kino-compare natin yung bansa natin sa ibang bansa. When it comes to, ba't sila merong ganito, ba't sila merong ganyan. Parang, di ba, ang inggitero natin. Tsaka, syempre, parang ano lang yan eh, parang family by family. Pa ikaw, ang family mo. Kung ano yung kaya natin, hindi pagtulungan, di ba? Dapat tayo as a nation, mag-ano tayo eh, mag, you know, mag-tulong-tulong. Hindi yung, si ganito, si ganyan, buti pa si ganito. Anyway, ayoko na lang politics muna. Huwag na muna yan. So, kwento niyo naman sa akin kung anong nangyayari dyan. Basta kayo nandun. Anong ginagawa mo habang, you're in quarantine? Ako, ito,
pinagawa ko. Luluto, mas buti na lang yung work ko is home-based. Kaya, madalas naman nasa bahay lang yun ako. Tapos, minsan, pagka may free time ako, para kung siya ron, wago. Pagka may time ako, binuksan na kasi ni Jim yung binuksan na niya. Kita niyo ba sa likod? Binuksan na niya kasi yung swimming pool. Yun, nilinis na niya. Kaya, buti naman. Kasi, kahit pa paano, hindi ka nakakainip dito. So, nakapag-swimming kami, di ba? Pagkaano, kaya, medyo maitim ako. Ano, kayo, gusto ko naman ng tan. Maganda kaya ang tan ko, di ba? Hindi ko mahilig magpaputi. I know, yung iba sa inyo mahilig magpaputi, pero, para sa akin, tan is beautiful, or even darker is beautiful. Maniwala kayo sa hindi. Patients will kill for your color. Sabi, oh, diba? For my color, bakit ang color ko sa isip ko? Nung sinabi sa akin, eh, wala. Diba, brown skin tayo eh. Diba? Kahit pumuti ako, yung puti ko, lighter lang ng konti sa brown. Pero pag nabilag ka ulit sa araw, kasi kulay na agad nitong suot kong damit. Hindi, hindi naman. Pero, kung kayong may hiya sa color, kaya, mas maganda yung dark. Ano ko yun? The darker you are, actually. Kaya nga, di ba, tawag dun sa mga African, di ba, people of color. Kasi nga, maganda talaga, may color ka, actually, you look healthier. But, not discriminating those yung mga puti, okay? Eh, magkakaiba naman kasi tayo, di ba? Kung sa tingin mo, sa tingin ng iba, maganda ka, okay, maganda ka, di ba? Gano'n naman eh. Kung ano yung meron kayo ng ayaw mo, kung ano yung meron ng iba, gusto mo ganun. Ba't ganun? Hindi na lang natin ma-appreciate kung ano yung meron tayo. Diba? Kasi lahat naman tayo. Diba? Magkano ka na tayo dito. So, ganun lang. Anyway, tingnan mo itong niluluto ko. So, ganyan siya. Sinisimmer mo siya. Pulutang yung kanyang yung grease ba sa ibabaw. Sarap niyan. Manamis-namis na maalat-alat. Tapos yung water ko, nagbo-boil na rin. So, pagka ganyan nagbo-boil na, itadrop ko na ngayon dyan yung egg. Have to be careful. Oops! Ow! Pagdagan pa natin. Kasi, si Bali, hindi na rin ako na i-look. Kain na lang ay yung whites. Tapos, ipo-boil ko yan ng eksaktong 7 minutes. Ano ba? 7 minutes lang. Kasi, pag pinatagal nyo pa dyan, ito, guaranteed. Kapag ganito ginawa nyo, pag ipo-boil kayo ng eggs, pag pinaboil mo muna yung water, yun ipo-boil na, before yung i-drop yung egg, tapos 7 minutes lang, hindi didikit yung egg nyo sa shell. Okay, kaya pag tinrap nyo siya, madali nyo makipil yung shell. Okay, what is that noise? Oh my God. My, what? What's that noise? Tornado. Tornado? What? Tornado. What is that? Tornado alarm. What? They're testing it only, right? So, people may come in the morning. That's that noise. Tornado? What? Tingnan mo, we are only 19 minutes since I started this video. And, tamo, halos tapos na to. Diba? At least. So, itong maganda, kaya dapat lang huwag kayong mawawala ng ground beef sa bahay. At saka pork and beans. Kasi yung ground beef, very flexible siya, diba? Kahit ano pwede mong gawin. Tsaka madali siya lutuin kasi nga ground mo siya. So, ito yung isa sa pinakapaborito kong mabilis lutuin. And, I don't know kung everyone knows this recipe, pero kasi ang father ko, ang papang, nung maliit pa kami, parang ito yung isa sa mga paborito namin ulam na lagi na niluluto. Kasi na matipid ulamin, di ba? Ganun naman tayo mga Pilipino, matipid sa ulam. Basta Andy rice, di ba? So, matipid siya, tapos mabilis siyang lutuin. Wala pang 20 minutes, luto na. Pwede ko na itong actually i-turn off. Okay na to eh. Tapos na itong egg, nilipat ko doon. Tapos konting, hindi lang na-boil. Ganun. Tapos tapos na. Not boil eh. Simmer. Okay.
yun, so, asa ka na yung pinagkakwentuhan na, may tornado warning nga dito. So, takot ako sa tornado. Hindi ko pa siya nakikita. Nakita ko lang siya sa video, sa mga YouTube, pero parang ayoko maranasan yung tornado. Kasi nakakatakot. Sa palabas mo lang napapanood yun. Parang hindi ko feel, I can't imagine myself. Diyan sa inyo, kung saan kayo nandun, ano yung normal na kalamig dyan? Sa Philippines, alam na natin, medyo prone tayo sa typhoon. Ang egg, tapos na rin. And then, tapo ko na yung resolve lang natin ng konti sa home court. Saka tingin ako, may magpakita. Ewan ko, sinubukan ko yung hack na yun eh. Alam niyo ba yung hack na nilalagay siya sa ano? Sa isang container na ganyan. Tapos lalagyan mo ng konting tubig. Konti lang. Tapos isasara mo daw. Tapos thank you for watching this video and don't forget to follow me on Facebook para pwede tayong magkwentuhan. See you again sa susunod na Kwentuhan with Christine.